Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Police Chief Inspector John Rego, ang hepe ng San Simon Police. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, ma'am. Sir, may development na po ba tungkol dito sa pagpatay sa mag-ina sa San Simon? As of this time po, ma'am, bali, hawak na po namin yung suspect at positively po siya na-identify ng abject po nating witness na nakakita ng insidente. Aside po kasi dun sa dalawang bata na natutulog dun sa bahay ng biktima na nakakita sa suspect, meron pa po siyang nasakyan na isang tricycle. At nang bumaba po siya, dun, andito na rin po yung witness na yun at sinuturo po siya na siya po yung suspect sa ginawa niyang krimen. Ang ibig niyo pong sabihin, yung testigo na nagturo dito sa hawak ninyong suspect, a tricycle driver, sinakyan niya ito? Opo, saka po yung kamag-anak ng biktima na din po natutulog sa bahay. So yung kamag-anak ko ng biktima, nakita niya positively na ito pong... Opo, nakita niya po yung suspect at ngayon nga po, nung nahuli namin yung suspect, positively po ina-identify niya na yun po yung suspect na pumapalo din sa kanyang tita sa kanyang pinsan na bata. Ah, so nakita niya po yung mismong krimen? Opo, nakita po niya kasi natutulog nga po siya sa taas. At nung nakarinig po sila ng ingay sa baba, dahil nakasindi po yung ilaw, nakita niya po yung mukha na pinapa... Opo, nakita po niya. So, ano daw ho, maliban ho dun sa ano, dun sa... Ay, can you give us ano po the yun? Circumstances kung paano niyo po na-aresto itong suspect? So, nag-conduct po kami ng interview at lumabas niya po itong pangalan nitong suspect na si Mark Pangan. So, ang ginawa po namin, na-identify po namin kung saan po siya nakatira. So, immediately po, ang nag-conduct po kami ng follow-up sa barangay Cantinala sa Apalit. At I personally, nakita ko po yung sinasabi nitong witness na si Mark Pangan alias Makmak na nandun po lang nakaupo sa mga sada at inimbita po namin siya. At nung dinala na po namin dito siya sa station, nung makita po nung witness natin na kamag-anak ng biktima, naluha po yung bata at sabi siya po yung pumatay dun sa aking tita. So, maliban po dun sa positively identified siya ng isang witness, okay. Kasi ho, di ba ho, may mga nawawala. Sabi po, may nawalang mga alahas, may yung mga pera. Yung po ang sinasabi ko, yung po ang inaalam pa po namin sa suspect kung saan niya dinala yung pera sa alahas. Eh bakit po umamin po ba yung suspect? So, ngayon pa po, hindi pa po siya umamin. Nasabi po ba niya sa inyo kung bakit po niya pinasok at pinatay itong mag-ina? Wala po siya sinasabi po siya. Wala pa po siya. Balit, ano po siya? Wala po siyang sinasabi po siya. Okay. Maraming salamat. Pero ang nakikita po namin motibo, dahil nga po, sabi po ng mga kamag-anak, ito pong suspect ay isang sugarol, saka allegedly gumagamit ng pinagbabawal ng gamot. At ito pong suspect ay nakadispalpura po ng 8,000. At yun ba po ang pinagtatalunan ng mag-asawa kahapon, kung paano nila mabayaran yung 8,000, siguro yun ang nagtulak yun sa suspect para gawin yung bagay niya. Kilala ho ba siya nung pamilya? Ano po, hindi naman po. Hindi naman po. Ay, hindi ho. So, total stranger? So, ano po siya, balit sabi ng mga kamag-anak ng biktima, sabi ko kanina, ito po ay manugang ng kapatid ng biktima na nakakapunta rin po doon sa bahay. Kaya parang pamilya rin po siya doon sa kanilang bahay. Okay. Kung balis nakapasok. Maraming salamat po sa inyo. Opo. Police Chief Inspector John Rego, ang hepe ng San Simon Police.